Ian Segara, isang senior artist teacher from PETA. So ngayon po, ang gagawin po natin, basically, it's storytelling techniques. This workshop is for us to equip ourselves in creating and telling stories for children. Bago yon, siguro, kilos muna natin yung ating mga katawan. Tumayo tayong lahat. Come on, let's go. Stand up. Tayo ka. Yes. So tayo po tayo. I-exercise lang po natin ang ating katawan. So let's just stretch our hands. Up. Tilt your head to the right. And then other side. And look down. Stretch the back. And look up. Into the eyes. And lean and rotate the head. Slowly lang. Hindi kailangan magpadali. And reverse. And rotate the shoulders. Bigger. And reverse. Kasama natin ang mga bata. Let's try to reach for the sky. Right hand. Right hand. And the left hand. And pagsamahin natin ating mga kamay. Cross. And then stretch up. Down. And shake. Sinishake natin yung ating kamay. 5 counts. So right hand, left hand, right foot, and then left foot. 5 counts, 5 counts, 5 counts, 5 counts, and then we go down 4, 3, 2, 1, and then after that, shake everything, and then on my signal, we all explode and say ha. Okay, ready? Right hand first, ready, and right, 1, 2, 3, 4, 5, left, 1, 2, 3, 4, 5, right, left, 1, 2, 3, 4, 5, left, left, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Shake and explode. 3, 2, 1. Very good. Good job. Now, mahalaga bilang mga storyteller, mahalagang tool na ginagamit natin ay ang ating mga boses. So, let's just do some vocal exercises para lang masana yung ating mga muscles sa bibig. Okay? So, can we just chew? Umuya? Umuya tayo? Parang may malaking bubble gum tayong pinakain. Mm. And we can make sounds. Mmm. And then let's try to expand the face and expand and contract the face. Expand the face again. Contract the face and expand. Contract, expand, contract, expand, contract, expand, contract, expand, contract, and then massage your face. So massage your face, the bridge of the nose, the forehead. So let's try practicing our breathing. So let's all inhale in 4 counts and then exhale in 8 counts with an S sound. Okay? So when we exhale, sound lang po ang gagawin natin. Okay? Inhale in 4, exhale in 8. Ready? Inhale, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4, exhale. 6, 7, 8. Inhale. 2, 3, 4. Exhale. So let's do some tongue twisters first para lang masasana yung ating mga dila na nagsasalita. Okay? Kasi kailangan, importante, na pag nagsustorytell tayo, malinaw ang ating pagkukwento. Okay? So, repeat after me. Minikaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Again. Ha, nakuha ba? One more time. Ulit-ulit lang po natin hanggang sa masanay tayo. Okay?
Ako muna, tapos kayo. Ready? Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Gawin natin ngayon, minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. In one breath, gawin natin 3 times. Okay? 3 beses. In one breath. Ngayon, kung hindi nyo matapos in one breath, that's okay. So again, one breath, 3 times, minikani ko ni Monico. Ready? Inhale. And exhale. Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Woo! Woo! 3 times. Okay. One more time. Ready? Inhale. And go. Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Minikani ko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Okay, good job. Palakpakan mo natin ang arms. So ngayon, gamitin natin yung idea ng paano natin ma-utilize yung boses at yung katawan natin in creating the story. Halaga na very expressive yung ating mga body. So now, let's try to create different things using our body. Okay? So, tayo po tayong lahat. Tapos, let's start moving around our body, our hands, our elbow, our shoulder, our head. Move it in different directions. Hindi nyo po kailangan comprehend. Move it in different directions. Use the torso, neck, head, use the face, even use the feet, legs natin, tubod. Now I'll give you 5 counts. Create using our bodies. Let's try to create different kinds of shape. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, freeze. Okay, and then let's change into another shape. Ready, go. 5, 4, 3, 2, 1, freeze. Change into a different shape. 5, 4, 3, 2, 1, freeze. This time, I will say an object and kung mag-isa ka lang, create the shape on your own. Kung dalawa o tatlo kayo na magkakasamang nanonood ngayon, create that shape with the 3 of you together. Tapos, if you can, take a picture of it and post it on Facebook. Use the hashtag let's get creative. Okay, so let's try to create an image of a tree. Ready? Puno. Kahit anong puno. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Okay, this time, create the shape of a small plant. Isang maliit na halaman. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Good job! Okay, this time, create the shape of a chair. Okay, let's try a chair. Kahit anong chair yan. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good job. Okay, so, using our bodies, we can create different kinds of shape. Now, let's try moving around in the space. Kung maliit lang ang space niyo, you can just try to move around, walk around, and try to explore different kinds of walk. Lakad-lakad lang. Pwede naglalakad kayo in place. You can walk in place. Try different kinds of walk. Paano kung yung walk is a confident walk? Confident walk. Paano kung yung walk ay nagmamadali? Paano kung masaya? Now, without saying anything, just walking, without saying anything, say hi. With just an action. How do you say hi with just an action? Try to explore different kinds of saying hi. Okay, thank you. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yes, very good. Good job. Now, that's what we call gestures. Gestures are actions that we usually do in telling different kinds of stories. We
can always choose gesture. So pwede tayong halimbawa kung tayo ay nagmamasala, pwede nating gamitin ang ating mga kamay. Pwede nating gamitin ang ating mga katawan. Pwede tayong mag-create ng shape using our body while we are telling a story. It makes it more interesting, much more engaging, rather than just reading lang na, ito yung kwento, and this and that. Okay? But I'm not saying it's bad. Okay? Depende sa kung ano yung feeling nyo. Minsan, effective na binabasa lang siya. Minsan, ineffective na kinikilos at inaate siya. For now, think of a character. Your choice of character. Pwede siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede siyang bata, pwede siyang matanda. Okay, now, let's try to create the shape of that character using our body. So, pwede kong matanda siya, matanda siya, ano yung shape ng kanyang mukha? Nakasmile ba siya palagi? Malabo ba ang kanyang mata? So, create the shape of the character. And then, try to move around the space. Try to move around the space and walk like that character. So, kung halimbawa ako, ang Pilipino na yan, isang matanda. So, pwede kang maglakad, move around, like that old person, walking, and looking at things. Ano kaya yung mga gesture, mga hand gestures na ginagawa ng tao mo? Gawin natin. Umaway siya, nag-say hi siya, nagpaalam siya, kinumusta niya ang kanyang kasama, ang kanyang nakasalubong. Try to walk around like that character. Now, let's add sound. Ano kaya yung sound ng character niya? So try to explore different sounds of the character. Ano yung kanyang mga expression? Paano kung halimbawa nagulat yung tao na yan? Ano kaya ang kanyang sasabihin? Okay, sabihin natin. Gawin natin. Pag nagulat siya. O kaya meron siyang naisip na joke, na nakakatawa. Paano siya tatawa? Ano ang tunog ng kanyang tawa? This time, meron akong i-flash sa screen at babasahin natin siya. Babasahin natin sa boses ng character na inyong create. Sabihin natin itong phrase na ito using with that character in mind. Ready? And kumusta ka? Okay? So, sabay-sabay nating sabihin. Ready? 5, 6, 7, 8. Good job. Okay, sige. O ngayon, sabihin naman natin ng ibang paraan pero same character pa rin. Parang kunyari, excited na excited kang ma-meet ang taong ito. Paano niya sasabihin yung kumusta ka? Ready? 5, 6, 7, and go! Ang galing. Okay, sige. Isa pa. Paano naman kung ito ay isang taong kinakabahan ka? Kinakabahan ka sa kanya kasi siguro takot ka o kaya ito yung taong parang ayoko siyang makausap. Naku, pero kailangan mo siyang kausapin. Wala kang choice. Ready? 5, 6, sabay-sabay tayo. 7, 8, go! Good job! Itong mga bagay na ito, itong creating characters and using the body as a tool for expression are very important tools that we can use when we're doing storytelling, especially with kids. Most of the time then it's effective for adults. Bilang pagtatapos, bilang final activity rin natin, we'll tell a story together. Okay? Sa kabuuan ng storya natin, merong mga characters na hihingi ako ng tulong sa inyo para sabihin yung linya ng mga characters na yun. Ito pong ikukwento natin ay isang bagong kwentong nalikha lang. Siguro mga last week lang yata ito. Nasend sa akin to ng isang kaibigan. Thank you, Ate Gold at Kuya Vince. Ang title po niya ay Kaya Corrine. Ito ay kwento ni Mark Norman Bokiren at illustration ni John Patrick Ganas. So ganito lang po yun. Ikukwento ko pero sasamahan niyo ako sa pagkwento. Meron akong mga i-flash na mga words katulad ng ginawa ko kanina dito. Tapos babasahin nyo lang. Kailangan nyo lang basahin in the character. Okay? Malalaman nyo mamaya kung sino yung mga character. Handa na po ba kayo? Simulan natin yung kwento.
hindi nakakalabas ng bahay. Kanselado na raw ang mga klase sa eskwelahan, sabi ni tatay. Bawal daw ang maglaro sa labas, baka mahawaan ng virus, sabi ni nanay. Manood at makinig na raw muna sa balita, sabi ni ate. Pero hindi kagaya namin ni Lola, palagi pa rin silang wala sa bahay. Hindi tuloy ako nasasamahan ni tatay sa paglalaro ng basketball. Hindi ako nakakatikim ng mga luto ni nanay. Hindi rin ako nababasahan ng kwento ni ate. Kailangan daw kasi ang tulong nila, lalo na ngayong panahon ng krisis. Ang sabi sa akin ng tatay ko, marami daw ang hirap na makakuha ng makakain at iba pang serbisyo. Paliwanag ni tatay habang inaayos ang pinamili niya sa grocery store. Ang sabi naman sa akin ng aking nanay, o ngayon, nanay naman yung character. Dumarating sila araw-araw, nag-aalala sa kanilang kalusugan. Ang sabi sa akin ni nanay, yan ang paliwanag sa amin ni nanay habang kumakain sila ni Lola ng binalatang kongkan. Sabi ko, ano po ang pwede kong gawin para makatulong? Nagkatinginan lang silang tatlo. Ilang saglit pa, nilapitan ako ni nanay. At ang sabi niya sa akin, basahin natin ng malakas. Ang sabi sa akin, ako na daw muna ang bahala kay Lola at saka dito sa bahay. Kailangan ko lang daw gawin ang tinuro sa akin. Malaking tulong na daw yun. Ngumiti si nanay at isinuot ang kanyang face mask bago humalik sa aking noo. Nang dumating na ang mga sundo, sunod-sunod na silang nagpaalam sa amin ni Lola. Hindi pa raw muna pwedeng matagal-matagal at mahigpit ang pagyakap. Kung hindi tayo pwedeng yumakap, hindi pwede ang matagal at mahigpit na pagyakap, paano tayo magpapaalam sa ating mga mahal sa buhay kung sila ay aalis ng bahay? Sige nga, gawin nga natin. Isa, dalawa, tatlo. O kaya, pwede namang flying kiss. Ang sabi ng lola ko sa aking mga magulang, basahin. Ang paalala ni lola sa kanila. Sinundan namin ni Lola ng tingin ang kanilang papalayong sasakyan. Sabi ko kay Lola, gusto ko rin pong tumulong sa ibang tao. Sabi ni Lola sa akin, na-realize ko, tama nga si Lola. Kahit hindi ako makalabas ng bahay, kahit sa maliit na paraan, ay may magagawa rin ako upang makatulong sa iba. Aww. Doon po nagtatapos ang ating kwento. Yung mga tools na napinibigay na senior natin ngayong hapon na ito, na techniques sa storytelling, ay isa sa mga magagandang paraan para i-engage natin ang ating mga audiences, ang ating mga kinikwentuhan. And if they are able to tell, to share with us what they thought about the stories that they've heard, it's an assurance for us that we are effective storytellers, lalo na sa mga bata. And also, again, if you're posting photos or videos or any thoughts regarding Let's Get Creative online sessions ng PETA, we can tag PETA and use the handle at PETA Theater. Muli po, ako po si Ian Segara at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po.